At may konti akong mga sasabihin. Magandang hapon po sa buong Pilipinas at sa inyong lahat at sa lahat ng inaabot ng Itbulaga. Kahapon po, may isang nilalang at isang kaluluwa na siniraan ang inyong lingkod at kung ano-ano mga nasabi at ako po'y nagulat dahil parang ako lamang ang napiling tirahin o bigyan ng pansin sa mga isyong pumapabalot sa kanya sa kasalukuyan. So yun mga kabigaya, mga kuwela, another reaction video naman tayo. So nagtataka kayo, ba't iba yung background? Ano to? Hindi to ako sa bahay ng girlfriend ko. So minapanood kasi akong video ni Joey De Leon. So may binabanatan siya dito na isang TV host. Hindi ko tukoy talaga kung sino man tong TV host na to. So tulungan nyo ako. Parang marites eh, no? Tulungan nyo ako kung sino ba talaga itong tinutukoy niya rito sa video ng ito. Pagkaka-ano ko dito ay nandaya, no? Nandaya itong isang TV host sa kanyang programa. At ayun, medyo binanatan niya ata si Joey De Leon. Ngayon, binalikan siya. So, panoorin natin kung sino ito. Paanggan nyo na maigi. Ayan. So yun, play na natin. May konti akong mga sasabihin. Magandang hapon po sa buong Pilipinas at sa inyong lahat at sa lahat ng inaabot ng Itbulaga. Kahapon po, may isang nilalang at isang kaluluwa na siniraan kaluluwa talaga ang inyong lingkod. At kung ano-ano mga nasabi at ako po'y nagulat. Dahil parang ako lamang ang napiling tirahin o bigyan ng pansin sa mga isyong pumapabalot sa kanya sa kasalukuyan. Alam niyo po, mga isang linggo na ang nakakalipas. Sasariwain ko lang sa inyo kung saan nagugat, paano nagkumpisa itong galit na ito sa tao at kung paano nagkaroon ng ganyang mga pangyayari. Ako nagulat talaga eh. Isang linggo na ang nakakaraan, biglang pumutok po, kung maaalala nyo, sa dyaryo, sa mga radyo, sa telebisyon, sa mga komentarista kung saan saan estasyon, pumutok, lalo na po sa internet, yung mga, anong tawag dito, mga YouTube, yung YouTube po, at pati sa mga text, ano, yung mga text video, ang balita ko nga, tinalo lahat ang sex videos sa showbiz. Ito ngayon ang box office, kumbaga ano. At di umano, kita nyo naman, no? Di umano, ayon dun sa umano, mga video, liwanag. Nagkaroon ng, hindi nga po binanggit na dayaan, nagkaroon ng hindi normal o regular na pangyayari sa isang palapas sa telebisyon. Si Henyo Master. Hindi po lang itulaga yan, ano? Ibang palapas po yan. Nagkaroon ng ganito ang sistema. Sino kaya ito? Doon daw sa palaro, ayon doon sa mga YouTube at mga kung ano-ano pa, no? Napanood ng iba sa inyo siguro, no? Nagkaroon ng ano, ng jackpot na. Yung katulad nung araw, mayroon kami nitong laban o bawi kung saan si Parin Big, hinuhugot niya, hahanapin mo yung 1 million, iaayos, i-rearrange nung ano, nung contestant, huhugot na ganon, ito ay ayon doon sa video, ha? Tapos kami, huhugutin, hindi mo nakuha, so papakita mo, ito po ang 1 million, ganyan-ganyan. Doon sa naturang palabas, mga kaibigan, ayon doon sa YouTube at sa dyaryo at sa lahat ng mga nagbalita, ginanon daw ng host, yung host na baling tumitira sa akin, sabing ganon, sino kaya yun? Ano yung jackpot ng babae na contestant? Siya. Zero po ang lumabas. Ibig sabihin, hindi nagwagay yung babae. At sa kalakaran sa telebisyon, sa mga ganung palaro, na siyempre natural na ipakita namin, nasaan yung jackpot? Ganun po yan. Dapat para malinaw tayo. Nasaan yung... At sa pagkakataong to, ang kanilang premyo ay 2 milyon ata. Oh, laki. Okay, so, 2 milyon. Pakita natin ang 2 milyon.
kita nung host. So, hinanap niya. Nandito po yan. Sabi dun sa video, ha? Sabi sa video. Narito po yan sa violet na kahon. Ang sabi. Ma, hindi kasi Willie Rebellion ito? Hindi nyo alam. Kulit pero, ganun, o darker. Bayong? Narito po sa pwede, violet no? na kahon. Tinampot yung kahon ngayon. Ayon dun sa video. Ha? Dun sa YouTube at kung saan-saan pa. Binuhat na ganun. Meron siyang alalay na babaeng isang ganun. Narito po ang Willie Rebellion nga. Chupa nga ang pagkakasabi po eh. Okay. Narito po ang 2 million. Pinugot na ganun. Ayon sa video sa YouTube at kung saan-saan pa. 2 million. Pag hilang ganun. Hindi pwede si Vice Ganda. Zero ang lumabas. Tapos, ang maririnig yung boses dun sa YouTube at dun sa mga napakikita niya sa mga internet, ay, mali, mali, ay, mali, mali. Biglang bumalik ang kamay niya, hindi sa ibabaw, hindi ko alam, di, aksa ko hindi, hindi ko manuhan eh, na ma-exacto, no? Pero parang dun din sa kahon na yon, o sa likod, eto pala, hawak ko pala, ang sabi ng host, hawak ko pala. Tapos may mga, may parang two, may iba pang mga parang mga pang gano'n, parang film ng sa x-ray. Live niya pala to sinabi ah. Nagtapos yung palabas. Yung ano, yung eksena. Umingiting-ngiting gano'n. Ah, eto pala. Mga kaibigan, pag ang bata po nadapa, tinatanong natin, bakit? Bakit? Pag nauntog, bakit? Bakit? O nga naman, tama. Kung buong Pilipinas pa, buong masang Pilipino, at mga may hirap na sumasalit, umaasa lang sa mga ganitong palaro, at may nangyaring ganun, hindi pa karapatan din niya magtanong, bakit? Bakit nagkaganon? Hindi pa po pinapaliwanag nitong taong to, bakit nagkagulo-gulo? Bakit hindi na lang lumabas yung dos? Bakit merong zero muna? Tama. Yun po yung nasa YouTube at sa mga kung ano-ano pa. Bakit hindi niyo muna paliwanag bago kayo ipasa niyo ang sisi at para malihis ang atensyon ng humihingi ng tanong na bakit nagkaganon, tinunan niyo pang tirahin yung ibang tao para malihis yung atensyon? Hihiling lang po ng ang pagsasalita ko pong to, alang-alang sa milyon-milyong Pilipino na nanonood ng telebisyon at humihingi ng paliwanag. Sigurado po yan, humihingi kayo ng paliwanag eh. Bakit nagkaganon? Para lang sa spirit ng fairness, siguro dapat nating paliwanag. Kaibigan, para sa iyo to, explain before you complain. Ganun tama po yan. Explain before you complain. Tama, tama. Paliwanag mo muna. Pag naipaliwanag mo na ng maayos, ah, kasi ganito kasi, nagkamali o ganon. Wala eh. Ang nangyari parang binaliwala mo yung gusto ng Pilipino at ng mga sumusubaybay din sa'yo na ipaliwanag mo yung detalye. Bakit nga ba nagkaganon? Isa lang ang pag-iusap ko pa, kaibigan sa'yo. Pag-aralan mo na magpaliwanag kung may dapat kang ipaliwanag na mga di umano ay pagkakamali mo. Dahil pare-pareho tayo ng ginagawa eh. Para sa tao, laging sinasabi mo yan, para sa bayan. Pero yung mga ganun pagkakataon, paliwanag natin. Kung kalabasan ng reaksyon ng tao sa'yo, tanggapin natin. At isa pa, importante sa lahat. Pag-aralan mong umiyak ng may luha. Pag-aralan mo umiyak ng may luha. Sa pulsa dun ah. Big sabihin ka, plastika yung iyak niya. Kumuha ka ng sibuyas o alcohol, physical. Alakas mong asar nito ni, ano, ni Sir Joey. Ni Master Heng, yung Master. Para sabihin ng tao, uy, si Joey, siya ang kauna-unahang nagpaiyak ng dugo sa isang tao. Wag, masakit yun, eh, oh. Dudugo yan. Yun labang kaibigan. Ang galing tamira. Sinato nga pala, binabati ko, nanonood. Alam nyo, inuunan niya yung hello, Garci. Bakit hindi niyo muna unahin tong hello, papi? Joke lang, joke! Joke lang yan, joke! Papi! Si Willy nga! Si Willy Rebellion eh! Talingin na talaga na itong tao ito. Bukas! Itutuloy pa natin ito bukas hanggang magkakwentuhan tayo at mapaliwanag. Hanggat hindi siya nagpapaliwanag, itutuloy na. Pero yun eh, ayon dun sa YouTube yan ha.
Wala. Eh, siya nga pala, isa pa. Kain sa YouTube. Kung binabanggit man namin yung salitang daya dito sa Ibulaga, ito yung seryoso to. Kung nababanggit man lang namin yung salitang daya, ito ay para ho sa inyo, sa audience. Dahil nandadaya rin yung iba sa inyo dyan eh. Oh, hindi pa ako tapos ha. At sa hosts, dahil yung mga hosts, hindi po tayo siguradong malinis din yan. Baka nakikipagpuntsa pa yan. Alam nyo, yung kalakaran sa mga contest, basta may pera, hindi tayo oh, totoo yan. So, yung daya, pag binabanggit po namin, oh, walang dayaan, kay tunog biro sa inyo, o tunog na seryoso kami nagpapaliwanag, para sa ating lahat yan. Biski nga yung pagbasa namin ng tanong, tagong-tago, dahil baka makita ng susunod, baka silip, daya pa din yun. Ayaw namin ng ganun. Hmm. Gusto namin, nagsasaya tayo sa Ipulga araw-araw at sa mga katulad na show nito, tayo ay naghahanap ng swerte. Ang importante, maligaya tayo, buhay tayo, at nagpapatutulungan tayo. Ganon, wala nang, huwag na natin lagyan ng karumal-dumal na mga masasamang iniisip o pandaraya. Gawin na lang natin, magsaya tayo at ganon. Ganon kasimple. Hmm? Okay, at din, okay. Palino talaga ni Joey Dillian. At yung mga sinasabi ko ngayon, may mga tinatamaan, eh, anong kasabihan? Bato-bato sa langit. Man, huwag magalit. Huwag magalit. Okay. Explain before you. One more time. Explain before you complain. Yan guys. Tapos na yung video. Ang para sa akin si ano dito, si Willie Rebilliam ito. Oh. Si Willie Rebilliam yung para sa akin lang ha. Pero ewan ko, mukhang matagal na yung video na to eh. Kaya siguro naayos naman na to. Pero kung sa ganun, kawawa naman yung mga sumasali ng mga pati yung palak na katulad nito. Katulad niya sa Itbulaga. Yung mga katulad niya sa ibang mga TV, tawag dito, yung mga palaro sa mga TV, di ba? Totoo naman yung sinabi ni Joey De Leon na, na kawawa naman yung sambayan ng Pilipino na umaasa sa mga ganyan, tapos dadayain lang. Buruin mo, 2 million? 2 million pesos? Laking pera nun. So, kayo, tulungan nyo ako kung sino yung tinutukoy ni Joey De Leon dun sa video niya. No? Kayo na bahala, comment nyo dyan. At ito naman, ay matagal ng video. Gusto ko lang i-reaction sa inyo. Gusto ko lang ipapanood. Medyo ano lang, no? So, hindi rin kasi nagkakalayo dun sa mga nangyari ngayon. Patulad niyan, scripted na ginawa ng Itbulaga, na bagong Itbulaga ngayon. Bali, at ayun, ninawin ko lang din sa unang video ko na pasensya na dun sa mga nasabi ko. Kasi nga, yun nga, tama yung sinasabi ng mga viewers na nagtatrabaho lang at mga artista sila. Tama naman yun. No? Pero yun, sa original Itbulaga pa rin ako. Tito B. King Joey. So yun, kayo na bahala kung sino yung tinutukoy ni Henyo Master sa video. Hanggang dito lang itong video and peace out.